G! Nandito po kayo dahil sasakay po ba kayo ng eroplano soon at gusto niyo pong malaman ang tungkol sa mga policies ng airlines tungkol sa bagahe? Tama po ang pinuntahan yung channel. Sigurado ko pong marami kayong matututunan about baggages. Ilang years din po ako nagtrabaho sa airport kaya nakakaintindi po ako ng mga policy about baggage. E nakakapag-travel din po tayo recently kaya po may mga experience din po tayo sa actual handling ng mga bagahe. At ito po ang actual scene sa check-in counters ng airline. Tingnan niyo pong mabuti ang mga bagahe na nakapalibot sa background. Yan po ang sample ng mga bagahe or baggage or minsan ang tawag ay luggage. Pwede po siyang suitcase, balikbayan box o yung carton box na malaki, sako bag, knapsack, at kahit ano pong klaseng container na pinaglalagyan ng mga personal belongings natin. May dalawang klase po ng bagahe. Isang klase ang check-in bag at ang isa naman ay ang hand carry bag. Ang unang klase, ang check-in baggage, ay chine-check-in. Ibig sabihin po nito, dadalhin natin ang check-in baggage natin sa check-in counter at doon po ibibigay sa check-in agent para i-check-in. Kapag naka-check-in na ang baggage, hindi na natin siya makikita hanggang sa pagdating na sa arrival. Iloload na po ito sa cargo compartment or baggage compartment ng eroplano. Hindi po natin siya kasama sa loob ng eroplano. Pagkabigay po natin ng check-in baggage sa check-in agents, niloload po ito sa mga baggage containers kagaya po nito. Yan naman po ay niloload sa mga baggage compartment ng eroplano. Kaya po minsan ay naghihintay pa tayo sa baggage carousel area dahil natatagalan pa po sila sa paghila ng mga baggage containers papunta po dito sa carousel. Minsan may kalayuan po ang distance between the gate hanggang dun sa baggage carousel area. Ang isang klase naman po ay ang hand carry baggage kung saan kasama po natin ito sa loob ng eroplano. Ang hand carry baggage ay kailangan po magkasya sa overhead compartment din, dito po sa nakikita niyong picture o kaya po sa ilalim ng upuan natin. Kaya naman po merong weight and size restrictions ang mga check-in baggage at hand carry. Sa hand carry po, kailangan magkasya dito sa mga compartments na ito at hindi pwedeng masyadong mabigat dahil kapag po bumigay ang overhead compartment bin, maka-injure naman po ito sa mga nakaupo sa ilalim ng compartment. Ganun din po sa ating check-in baggage, meron din po siyang limit sa size at sa weight. Siguraduhin niyo po na pasok sa allowed size and dimension ang inyong bagahe. Otherwise, baka po hindi nyo ito madala inside the aircraft o kaya naman po ma-charge kayo ng excess baggage kung ito po ay ipapa-check-in. Question: gaano po ba kalaki at gaano po ba kabigat ang pwede nating dalhin sa hand carry at sa check-in? Ang sagot po dyan ay depende sa airline na sinakyan nyo. Kasi po, bahala po ang airline na magbigay ng kanyang sariling baggage policy. Although meron pong standard na sinusunod based sa IATA and ICAO rules, may leeway din po sila na magkaroon ng konting deviation. Ang pinakamabuti po dyan ay klaruhin sa inyong airlines. Kadalasan naman po kung electronic po ang inyong ticket, naka-email naman po lahat ng information or mag-google nyo rin po yan or pumunta po kayo sa website mismo ng inyong airlines. Minsan po nakadepende yan kung kayo ba economy class or business class passenger. Depende rin po kung domestic flight or international flight or kung meron kayong connecting flight to other airlines. May mga fares din po na binibenta ang airlines lalo ng mga low-cost carriers na wala pong free check-in baggage. Iba rin po ang baggage allowance sa mga children at sa mga infants. Para po guided tayo at eksakto po ang dala nating bagahe, mangyari po lamang na i-check pong mabuti ang guidelines ng airlines. Minsan po, bigla silang nagbabago ng policy, kaya po siguraduhin na updated ang policy na ma-check natin. If you are flying Cebu Pacific Airlines, nandito po yung link ng detailed baggage policy na ginawa ko about Cebu Pacific. Kung ibang airline naman po ay pumunta sa website nila, sigurado pong nandun ang information ng tungkol sa mga bagahe.
Kung special case naman po ang kailangan nyo itanong, pwede nyo po silang i-chat o kaya naman po mag-send ng email. Ngayon po ay alamin naman natin kung ano po ba ang mga pinagbabawal sa hand carry. Number 1, bawal po ang sharp objects kagaya po ng mga kutsilyo. Ang susunod po na bawal ay ang tinatawag na lags or liquids, aerosols, gels, and powders. Tipong bumisita doon sa IKEO website para po malaman natin ang detalye. Basically, bawal po ang mga liquid na more than 100 ml. Kung magdadala naman po tayo ng mga 100 ml or equivalent na liquid or gel, kailangan po transparent, resealable plastic bag po siya na nakalagay na merong maximum capacity of 1 liter. Ipinagbabawal po siya dahil dati po meron pong gumamit ng bomb na gamit po ang liquid. Kung meron naman po kayong mga medications o kaya po mga baby milk or baby food o kaya po meron kayong special dietary requirement, allowed po siya, exempt po siya from that restriction. Isang paalala lang po, kung meron po kayong mga dalang valuables, tsaka po mga importante for your trip, kagaya po ng mga itinerary, passports and tickets, siguraduhin po na kasama niyo siya sa carry-on baggage. May risk po kasi na mawala ang ating check-in baggage o kaya po madelay ang pagdating nito. Para sigurado pong secure ang inyong mga belongings, huwag niyo po siyang iiwanan dahil po meron mga masasamang elemento, baka po biglang maglagay ng mga contraband sa inyong bagahe na hindi nyo alam. Pagdating po sa mga check-in baggage, ito naman po ang mga dapat nyong tandaan. Allowed po mag-check-in ng mga sports equipment kagaya po ng mga golf clubs, scuba equipment, skateboards, etc. Depende pa rin po sa airlines kung mag-charge po siya na excess baggage, kung oversize or overweight. Mga medical equipment po ay allowed din kung gagamitin po ng mga passengers kagaya po ng wheelchair, oxygen, CPAP, at kung ano-ano pa. Kailangan nyo pong kontakin ang inyong airline para inform po sila na meron po kayong dadalhing bagaheng kakaiba. Ano naman po ang bawal sa check-in baggage? Kadalasan po ipinagbabawal ang mga oversized baggage at overweight baggage. May limit po ang mga airlines. Ang ibang airlines po hanggang 32 kilograms lang. Meron din po silang restriction kung hanggang saan pwedeng lumaki ang inyong bagahe. Other than that, over and beyond, bawal po. May mga airlines din po na nag-aalaw na magdala kayo ng pet, either inside the cabin or as check-in. Pero iba-iba rin po talaga ang policy tungkol dito. Meron din pong mga ruta na hindi po allowed. Kung medyo nag-aalangan po kayo sa bagaheng inyong dadalhin, better po na kontakin na agad ang airlines concerned para po magkaroon kayo ng enough preparation for it. So far, more or less, yan na po ang basic baggage policy ng mga airlines. Kung meron po kayong mga questions, clarifications, or hindi ko po na-mention, or may mga katanungan po kayo na related sa topic, ilagay nyo lang po dito sa comment and susubukan ko pong sagutin yan. Sa susunod ko pong vlog, i-discuss ko naman po yung baggage irregularities, ano po ang pwedeng mangyari sa bagahe nyo, at ano po ba ang habol nyo sa airlines. Sana po kahit papanay nakatulong naman po ang vlog ko, and pakisubscribe na rin po sa channel ko. Paki-like, comment, and share. Marami pa po akong vlogs na gagawin about air travel. Hopefully, makapagbigay pa po ng more information and advice about air travel. See you again soon! This has been Plantorni G!